Chachi, why are you not using your spoon and fork? Because I'm a Filipino. Are you a Filipino? Are you eating like a Filipino? How does Filipino eat? I use the hand. Mm. Aww. How about the rice? Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang... Bin and Broome! And today, lalabas lang muna kami ng bahay kasi isang linggong hindi lumabas ng bahay itong dalawang batang to. We are going to somewhere. Oh, kasi nga, pinulaut na namin sila sa school mula nung Monday. So mula nung Monday, hindi na sila pumasok sa school. And never silang nakalabas ng bahay. Don't go out! Yeah. Because don't go near to people or else you don't know if they have the coronavirus. That's right. Very clever. So, lalabas na muna kami para makakita man lang ng sunlight. Siguro punta kami sa may tabing dagat para makalanghap man lang ng sariwang hangin doon. Ayun ha. Bago kami malis ngayon, dumating si Paring Barry. Meron siyang hiniram. Tapos, yun. Kailangan talaga na, ino-observe talaga namin yung social distancing. Kumbaga, yung nagme-maintain kami ng 1.5 meters apart mula sa isa't isa. Kasi naapektuhan talaga yung relationships nyo. Hindi kayo makapagkamay, hindi kayo makapag-usap ng maayos. Tapos parang kailangan mong i-assume na meron kang sakit or meron siyang sakit sa tingin kayong magkikita para siguro yung kayo nagkakalayo. Nandito na kami sa may Gantium Point. Isa itong popular na beach dito sa mga locals. Tara, tumambay kasi malawak yung shore niya. Ayan, tapos kung ang aim mo is mag-social distancing, napakalaki ng space na to para hindi kayo magtikit-tikit. So, pwedeng-pwede ka pa rin magpahangin, i-enjoy yung beach without having to be so close with another person. Sinabi ni John na kay Muji na laki-laki na daw ni Muji. Teenager na daw siya. Tapos pag namin tinanong si Muji, Muji asked something. Would you want to say that you want? Ready! Ba't ba siya magkaroon ng sarili niyang credit card? Last time tinanong niyo, kailan daw siya magkaroon ng sarili niyang phone? Grabe talaga. Nakatakot to. Kahit pa paano, swerte pa rin kami na nandito kami sa remote na area. Kumbaga, hindi pa masyadong crowded itong lugar namin. Hindi ito masyadong masigip, wala masyadong tao. So sa Pilipinas, napakahirap i-enforce nung social distancing kasi parang isa-isang kilometer yata, 1 square kilometer. Alos close to 300 persons ang nakatira, kaya imposible na ma-implement yung mga social distancing measures na ginawa dito. Kaya kailangan 1.5 meters apart sa kausap mo. Tapos bawal na magkamay. Hindi ka rin pwedeng makipag-get together, yung mga gatherings eh, hindi ini-encourage. Kaya medyo affected talaga yung social life ng karamihan. Buti na itong misis ko, sanay na sanay ito ng social distancing eh. Anti-social to eh. Kaya nito kung hindi lumabas ng bahay ng isang buwan, sa may pagkain. May ilang mga beaches dito sa Australia na pinasara ng state government. Halimbawa yung Bondi Beach sa Sydney. At yung Manly Beach sa Sydney rin, pati sa may St. Kilda, sa may Melbourne naman yon. Yung mga beaches na yon is mga puntahan din ng mga tao, pinasara sila kasi maraming mga tao nagpunta ron, nag-gather, nag-congregate, at hindi in-observe yung social distancing. So hopefully hindi mangyari dito sa Gantium Point. Although maraming opportunity dito to be apart from each other. Pero sana huwag naman ipasara kasi wala na talaga mapupuntahan yung tao pang nagkataon. We'll be right back.
sa may beach. Para makalakap lang. Ito si Sachi, tignan nyo. Yeah, ito si Sachi, nilalakad sa may sa may sands, papunta sa dagat. Sariwang hangin after magkulong sa bahay ng isang linggo. Actually, pwede naman silang lumabas, kaso kasi pag hindi pa ako nag-work from home, eh gabi na ako nakaka-uwi, kaya hindi sila nakakalabas. Sachi, is there anything you wanna say to our viewers? Hit the bell button. What can you say about our viewers from the Philippines who are staying at home? Good. Ayan. So malapit na kami dito sa may tubig. Ito na si Sachi. Malapit na siyang lumusong dito sa tubig. Ayan, ang ganda ng sunset, guys. Ayan. Sa mga hindi nakakalabas ng bahay, I hope magustuhan nyo man lang itong nakikita nyo dito. Kakalayo sila. There's so many space. Ayan, malapit na kami dito sa tubig. Ayun, ang tubig. Ay, medyo mainit dito sa Broome, kaya yung tubig na agad dito maligam-gam, kaya masarap maligo rito eh. Okay pa sana magstay dito sa dagat, kaso biglang humilip yung jump ko. Kailangan naming umalis bago magkaroon ng medical emergency. Okay, so nandito na kami ngayon sa bahay. Nakauwi na rin kami. Masaya na rin at kami nakalabas ng bahay after 1 week na pagkukulong dito sa bahay. Nakikinig na lang tayo sa live stream ng ating mga ka-team awesome. Ito si Laurel Adventures. Pinapanood natin, nakabigyan lang tayo. Ayun, at dito ko na siguro tatapusin itong vlog ko na to. Kung bago lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Bye bye, bye bye. We're going to work. Oh, yeah. Thank you.